dito po sa Numista. Ayan. Dito po tayo sa magnetic po, no? Mag-umpisa na. Ayan. At umpisa na po natin. Dito po sa sa magnetic na piso, ayan, 2003 po siya nag-umpisa, no? Hanggang 2017. Ayan po, 2017. So, hindi na po natin pupuntahan yung 1995 hanggang 2003. Papaliwanag ko na lang po sa inyo, no? Yung 1995 na piso po natin na non-magnetic hanggang 2003 na non-magnetic, lahat po yun eh common coins, no? Wala po doon hard to find, wala din po doon na rare coins doon po sa mga coins po na non-magnetic, no? At ang collector's value naman po noon eh wala din po, wala pong collector's value yun, no? Pero pwede pong bilhin sa inyo ng mga collector yung ganun pong klaseng coins kung maganda po yung kondisyon, no? Yung mga brilliant, uncirculated o uncirculated. Depende po sa collector na gusto pong bumili ng mga common coins na katulad ng ganun. Kasi mahirap na nga po siyang hanapin yung mga ganun pong kalidad niya, no? Yun, no? Kumbaga, yun lang po yung pinaka pwedeng mabili sa mga ganun pong coins na non-magnetic. Yung 1995 hanggang 2003. Na po, no? Yung mga brilliant at uncirculated po na coins. So, dito po tayo sa 2003 po ulit, no? 2003, yan, may dalawang variant siya. Yung isa 10% ang frequency, yung isa 0.5 na frosted. 2004, yan. 2003, 2004. Yan pong coins na yan. Eh, common coins po siya, no? Yan. 2003 at 2004. Common coins po siya. At hindi po siya binibili ng mga collector po, no? Kung mapapanood nyo po dito sa YouTube, kung meron po kayo nakikita na bumibili niyan, maaari po. No, kasi ako po, eh, wala po akong nakikita na vlogger o YouTuber na collector po natin na bumibili po ng 2003 na kahit po yung frosted, no? Hindi po nila binibili yan kahit po napakababa po ng frequency. Pero sa group, yan po ay binibili, no? Sa group. Kasi sa group po nauso po kasi yung maghanapan po doon sa mga low mintage, no? Nakatulad po niyan 2003 na 0.5. Doon po nagkakaroon ng value yung 2003 na frosted doon po sa mga coin group. Pero dito po sa atin sa mga nag-YouTube na mga legit collector po natin na vlogger na namimili po ng barya, hindi po nila binibili yan, no? So sana po naintindihan po, no? Sa mga coin group lang po, pwede nyo po ibenta yan. So yun po, 2005, 2006, ayan po. Ito pong 2005 at 2006, ayan po ay merong collector's value. At meron din po mga vlogger at mga YouTuber na mga collector na namimili po niyan. Ito po sa year 2005 yan. Kumbaga sa series niya po siya yung pinaka rare na meron pong 1.1 frequency, no? Na binibili po siya ng mga collector ng sabi natin na po 200 yan, starting niya 200 hanggang 1.5. Yun po, no? Yun po ang starting ng bili ng 200 ng year 2005 na 1 piso BSP 200 hanggang 1.5. Kaya ako po nasabi na gano'n ang rich, no? Kasi po hindi po pare-parehas po ang collector na kung magkano po yung bili nila. Meron po mga collector na binibili lang po siya ng 200 hanggang 800 po, no? Yung iba 300 hanggang 1,000. Tapos yung iba 500 hanggang 1.5. Depende po sa kondisyon ng barya. Kaya po ganun, no? Kasi meron po tayong mga collector na bumibili po na pansarili po nila para po sa bubuin nilang coins, no? Yung pan-display nila. Meron naman po tayong mga collector na bibiling po nila yan kasi ibibenta rin po nila, no? So yun po, no? Ito naman po yung year 2006. Yan po ay semi-hard to find.
meron na rin po tayong mga napapanood na binibigyan po nila ng presyo yan at binibili din po, no. Pero ang range lang po niyan 50 to 150 pesos lang po. Yun po ah, 50 to 100 pesos lang po. Ang year 2006. Siya po yung semi hard to find ng BSP 1 piso. So dako na po tayo dito sa year 2007. Yan, meron po siyang 8% na frequency. At ito pong year 2008 na meron po siyang dalawang variant. Year 2009 na meron pong dalawang variant. Year 2010 na meron pong tatlong variant. Year 2011 na napakataas po ng frequency. Yan, year 2011 napakataas po ng frequency. At year 2012 na meron pong dalawang variant. Yan. Tapos itong year 2013 na meron din pong dalawang variant. At ito pong year 2014 na meron pong tatlong variant, no? May tatlong klase po siya. At year 2015 tatlong klase din po yung variant niya. 2016 meron din po dalawang klase. At 2017 dalawang klase po. So, bali po, mag-umpisa tayo dito sa year 2007. Yan. Hanggang year 2017. Kung sa ako po ang tatanungin, yan po ay common coins, no? Yan po ah. Common coins po siya. Base po sa akin po ah. Yan. Kasi wala naman po tayong napapanood ng mga vlogger o mga YouTuber na binibili po nila yan. Ang bali po, ang binibili lang po talaga dito sa piso, yung year 2005 at year 2006. So, maliban na lang po, dyan po sa group. Yan. Pupunta po tayo sa group. Sa mga coin group po, sa mga FB group. No? Yan. Kasi itong year 2007, katulad po na itong year 2005 at 2006 at 2007, yan tatlo, no? Kung mapapansin nyo, tag-iisa lang po sila, no? Tag-iisa lang po sila ng variant. Itong year 2007 merong 8% of frequency, medyo malaki po. Pero kung kayo po nangungulek tayo, medyo madalang din po siya maanap, no? Kaya dyan po sa group, sa mga coin group, na ibebenta po siya talagang 30 pesos, 20 pesos hanggang 30 pesos na po. At ito rin pong 2008, no? Na sinasabi po ng iba na tinuturing na pong semi hard to find. Pero kung ang ako po tatanungin, common coins po siya, no? Kasi nga po wala naman po mga vlogger na binibili po yan, no? Mga YouTuber na mga legit collector po natin. Pero kasi po sa kababaan po ng frequency at madalang po mahanap, lalo na po itong pros, tinuturing po na semi hard to find doon po sa mga coin group. Ano po, no? At binibili po yan na nagkakalaga po ng 100 po, no? Yung pros. May nagbebenta po niyan at pwede rin po tumaas. Depende po sa pagkakaklase ng pros at kung ano po yung, kung gaano po kaganda yung pagkakapros niya, kung brilliant at circulated po, no? Itong 2009, ayan po, ay mataas ang frequency. Sabi na po natin na common siya. At ito naman po sa 2010, ayan po, kung mapapansin nyo, tatlong variant. Yung ito pong 2010 na reverse 3, ayan, 0.6, no? Napakababa. Pero kung sa coin group, yan po, ang hinahanap po dito yung pros. Dito po, walang nakalista. Pero, may mga 10 piso po tayo, ay 1 piso po tayo na year 2010 na merong pros. No? Na hindi pa po na-update dito sa Numista. Yun po ang hinahanap ng mga collector dyan sa mga coin group. At naglalaro din po ang presyo nun sa halagang 100 to 300 pesos. Diyan po sa mga coin group. Depende po sa kondisyon. Ito po. At dito rin po sa
2012 na 1 piso. Ayan po, mapapansin nyo po, 19% yung isa, at ito naman po yung isang reverse 3 pros. So, yun po, no, reverse 3 pros, may 2% siya. Ito pong pros, ganun din po, no, sa coin group, yan, hinahanap din po siya, kasi napakadalang po niya mahanap. Yung iba po talaga, nagpapapalit na po ng barya para po makahanap niyan, no. Papalit ng mga tagpipiso para po makahunt ng mga mahirap hanapin dito po sa ating BSP na 1 piso. No, at ang presyo po nito naglalaro lang din po sa mga 100, no, pataas, depende po sa kondisyon ng barya. Pero baka, pero hindi po aabot siguro mga 300, no. Sa 2013, ayan, meron din po siyang pros. Ayan po yung variant niya. Pero dito po, wala po dito yung sinasabi nila na yung nakalista na bold letters, no? Pero meron po sa tayo sa mga coin group na naghahanap, no? Ng mga ganun 2013 na 1 piso na mga bold at naglalaro, ang presyo talagang 200 to 400 pesos po ang value, no? Yung pagbebenta o bilihan din po ng mga collector, depende po sa kondisyon. 2014, ganun din po. Meron din po siyang bold letters at meron din po siyang pros. Ganun din po yung bentahan niyan. Nag-uumpisa sa 100 pataas. Basta po maganda po klase yung pagkaka-pros. Kasi meron po dito na mga tinatawag po nilang tisoy, no? Yung reverse lang o reverse lang din yung pros, no? At medyo mahirap po mahanap. So sa coin group, doon lang din po siya pwedeng may benta at pwedeng pong may bumili, no? 2015, yan din po, meron din po siyang bold letters at meron din po siyang pros. Yan. Pero yung pros niya, medyo malaki po yung frequency at napaka-common po, kumbaga sa series niya, sa lahat po ng pros ng BSP, ito po yung pinaka-common, yung 2015. Kung tatanungin niyo po ako sa value, nagre-range lang po to ng siguro mga 20 o hanggang 30 pesos po ang bilihan ng pros, no? Pero bibihira po sa mga coin group ang bumibili po niya kasi napakadali din po mahanap, no? 2016, yan, walang pros, pero meron po tayong reverse 3 na low mintage po na 1.0%. Ganon din po, sa coin group po siya na ibibenta at naglalaro din po yung presyo niya sa 100, pataas po, depende po sa kondisyon ng barya. So, yun po, no, sa coin group. At 2017, common coins po siya. At wala pong bold o pros na makikita sa kanya. So, yun po yung update po natin ngayon. Sana po ay naintindihan yung paliwanag ko, no? Na ang talagang binibili lang po ng mga collector po natin, ng mga vlogger po, na matagal na po sa industriya po na ang pag-YouTube, no? Yung mga legit talagang bumibili, ay yung year 2005 lang po, no? Sa ngayon, halos lahat, year 2005 lang, kasi yung 2006, halos marami na rin po nakikita, no? Yung sinasabing semi-hard to find. So, yun po, no? At sana kung nagustuhan nyo po yung ating topic ngayon, kung bago po kayo sa akin channel, huwag nyo po kalimutan mag-like, subscribe, at pindutin nyo po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na video. Maraming maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.